persecute us, afflict us, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Okay, litin ko lang po dito sa 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita. Nawa ay itong mensahe na ito, Panginoon, ay especially mag-tumalim sa aming mga puso at isipan. Ito po yaming maintindihan at magamit, Panginoon. Intindihan namin na kailangan magamit niyo, Panginoon. Katulad ni Timothy, na napakaganda ng kanyang report, Panginoon. Siya po yung kapagkatiwalaan, even sa kanyang batang edad, Panginoon. So we pray na kayo po yung mag-ingat, kayo po yung manguna sa amin sa umaga ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapuna po. Okay. Morning. Title po nito is Be a Wise Child, Know the Bible. Okay. Be a wise child, know the Bible. Sa Tagalog, maging matalino kayong mga bata, mga anak. Okay? Alamin nyo ang Biblia o yung Holy Scripture. Oh. Subtitle ito is Blessings in Knowing the Word of God. So again, iniisip ko lagi yung mga bago dito. Salamat dito yung mga first batch, second batch. No. First batch dito, sina Jasin, Lian, Chelsea, wala si Pamela. No. Sino to? Mga sina Tagalagundi. Mga second batch. Ito sina Reg. Sina Rain. First batch din to, ano? So, si Ronel, first batch din to eh. Aso, naglaylo. Ito ngayon. Tuloy-tuloy na ulit, diba? Para sa iyan, bud. Si ano, si Kenneth ang hindi ko nakikita. No? Hapon siya? Hindi pa, hanggang hapon daw po kasi. Uwi ba kayo? Hindi na? Uwi. Ah, sila lang. May practice kami ng choir eh. Sila lang. O di, balik na lang. Sina Kenneth. May text yung sina Kenneth. Ah, makasama. Sayang si Kenneth. Nag-aalaga na. Nag-aalaga? Ah, nag-aalala kay Kenneth. Mga bunso kasi yun, di ba? Ganyan kami, mga magulang, mga anak. Pero minsan, dati hindi ko nga pinapalabas yung mga bata, pero bandang uli, yung Stephen, yung maliit pa yan, sinusundan ko yan, oh, makanguntog ka. Sinobserbahan ko yung ibang magulang, umbira, oh, yung anak mo, andun na. Tapos sila. Wala eh, hindi mo masusundan eh, di ba? So, talagang pananampalataya, panalangin mo na lang. Tuwuan mo. Ba't ba tayo napunta doon? Kasi, ito, mga bata, yung third batch dito, ito na, sina, ito yung mga huli, si Dexter, kailangan ko tayo nakita. Thursday lang na, ulit. Si Mika, nagbabalik. Yan. Salamat. Ay, lahat kayo pinipili niyong bumalik, hindi, di ba? Si King din. Sana tuloy-tuloy. Saka itong mga, ano, Joseph, sisters. Ang leader nila, si Geraldine. Okay, ito naman, mga boys na maliliit. Tuloy-tuloy lang kayo kasi ito pag-aaral natin, amen? Huwag kayo makulit. Okay? So, sabi dito, pag alam mo yung salita ng Diyos, lamang ka. Mayiging matalino ka. Kasi nga, salita ng Diyos yun. Alam mo yung salita ng Diyos, hindi yan basta-basta sinabi lang ng kung sinong, ano, scientist or what? Teacher. Okay, kaya objective natin that the brethren may be encouraged to lead the lifestyle
of knowing and studying the Bible. Sana, after dito, no, hindi naman overnight yung matututunan yan. Anong lang. So, para ma-encourage kayo, talagang matuto na kayo, talagang bumaon sa inyo, na ako pala dapat, bilang isang bata, or bilang isang Kristiyano, yung aking buhay, dapat puro basa ng Bible. Pastor, di ako magbasa. Mag-aral ka. Bata ka pa. Magkata pa rin. Kanina, minsan napansin ko kayo, mag nagbabasa tayo, diba, hirap kayo, di ba? Minsan kahit yung kanta natin. Pero maganda sa kanta, paulit-ulit yan, di ba? Pag nakikinig mo yan, alam ko na yung next dyan. Malalaman mo na yung matatutunan mo yung mga salita, di ba? So, mag-aral tayo para sa inyo, mga bata. Amen? So, maging matalino kayo, especially pag-aral ng Bible. At kayo naman, pag tumalino kayo, ano, pwede kayo din pagpapalain. Para sa akin ba yan? Primarily, para sa inyo yan. So, ang pakinabang ko na lang dyan, yun nga, sana naggamitin din kayo ng Diyos, makakatulong kayo. Ganun din yun. Saka, actually, mag-focus tayo sa effectivity sa ministry. Pag sinabi effective, talagang tumatalab. Nakakita na ba kayo ng kutsilyo na, uy, may kutsilyo ka. O, sige, gamitin mo. Pag ganyan mo, bakit ayaw mahaiwa? Ang purol. Diba? Kaya minsan sinasabihan tayo pag hindi ka masyadong matalino. So, ang purol ng utak mo. Kasi hindi tumatalab eh. Diba? So, pwede mong hasain yan. Amen? Mas lang, hindi, mahina talaga ako. Huwag mong tanggapin na mahina ka. Bata ka pa, mag-train ka. Amen? So, dito sa church, may encourage ka magkaroon ng ganun lifestyle. Hindi ka laging talunan. Amen? Ngayon, kung makulit ka, yung makinig, para nakikita ko na ganun ka na nga. Pag nakakita kayo dyan ng kahit sino pa yan, huwag kayong makontento, eh, si Lolo, ganun na lang. Ang alam lang, ganito. Hindi ako nalalait, pero bata pa nga kayo eh. Kung magiging mas mahigit pa kayo sa lolo-lola nyo, tatay nyo, hindi nyo ba gusto yun? Sige nga. Diba? Kung rin, narating ng tatay nyo, ganito lang. O, di ikaw, sana, ganun. Mas mataas, diba? Lalo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ito talaga yung mga bagay na may pakinabang tayo. Minsan yung yaman din yan, wala rin akong believe dyan eh. Iba dyan, madadaya lang eh. Pero still, pwede natin gawing illustration yun. Yung iba dyan, masipag din kasi madiskarte. Huwag nating totally tapon, amen? Meron tayong mga tutunan sa mga nagyaman sa mundo. Meron silang ginawa rin tama, amen? Kahit paano. So, pero again, hindi nga lagi. Hindi lagi. Tapos minsan naman, pag mayaman na, hindi rin alam gagawin doon. Saka lang magpapasaway. Amen? So tayo, kumpleto ka. Pag salita ng sinaaral mo, matalino ka na, alam mo ba kung sa ilalaan yung talino na yan, kung sakali yumabang kayo, alam mo rin kung saan mo gagamitin yan. Amen? So, yan. So ngayon, yung mga bata kasi ito, napansin ko naman, totoo rin naman, no? Kasi nga, maliliit pa kayo, hindi kayo nakag-aral pa, minsan nilalait kayo ng mga matanda, di ba? Nalala yun. Lagi kang kinukutos-kutosan. Ano yun, magsalita pa lang, minsan bubulol-bulol din ang tinatawa na natin. Ngayon, yung mga tumatanda na, kahit paano ito, natututo, yung mga mas matatanda sa atin, dinidismiss tayo, di ba? Parang anang walang kwenta, yun lang dahil lang ay bata ka. So, mali po yun. Ang sabi sa Bible, tingnan natin yung mga ilang verses dito na makita natin, ano ba dapat, paano natin tinuturing ang mga bata, mga adults, kayo din mga bata, paano nyo tinuturing yung sarili nyo? Okay, ito sabi ng Bible. Okay, pagbasa, ready, go. Even a child is known by his doings, whether his heart be pure, and whether he be right. Okay, kahit na ang bata ay nakikilala din sa kanyang mga ginagawa. Kung ito ay, pag sinabing pure, hindi lang tama, talagang puro. Ibig sabihin, walang halong masama. O kung ito ay tama. Okay, sa madaling sabi, ang mga matanda, hinusga natin kung anong ginagawa nila. Ganon din yung mga bata. Kaya lagi sinasabi sa inyo, pag yung mga matalino dito, nakikita ko, nakikinig. Meron ako, pinag-pray ko yan, salamat dito. Sana magtuloy-tuloy. Hindi may impluensya ng mga kulit, baliktad. Yung mga kulit, sila yung impluensya nyo. Huy! Hindi ka ba nakikinig? Ba't hindi ka nakikinig? Matalino ka ba? Ano, wala kang pakialam? Ba't ka dito? Sana ganun tayo. Eh. Mga kaibigan nyo naman yan eh. Medyo light lang din. Pero, kung matalino ka, alam mo kung kanino ka makikinig. Amen? Hindi sa katabi mong kukulit dyan na
di malamang anong gagawin. Diba? Kanina ko makikinig. Ba't ba tayo dito? Diba? Salita ng Diyos. So ngayon, yan. So, yun ang sabi sa Bible, kahit ang mga bata, nalalaman na kung mabuti o hindi, eh ganun din yung mga adult, syempre. So, pero sinasabi dito yung mga bata, ibig sabihin, mga bata, bata pa kayo, pinipili nyo na yung tatahakin yung landas. Ganun yun. Yung mga pinaka-basic yan, kaya nga tinitrain namin kayo, kahit ang kulit nyo, nakita nyo mo napikon si Pastor dito. Minsan, di ba? Pag pinalabas na kayo, sobrang kulit na yun. So, may pinipili nyo yan. So, sana dapat tama yung pagpili nyo. Okay? Makinig kayo. Dito na rin lang kayo. Huwag kayong magkulit. Huwag rin kayong matulog. Okay? Kaya nyo yan. Inaabot ko nga kayo sa dami nyo. Iniisip ko. Anong kinukumpit ko? Anong dapat salita dito? Tapos, kayo pa nahihirapan. Okay? So, ganun yan ha. At sabi rin sa 1 Timothy 4:12, napakasikat nito ng aming mga bataan. Ito lagi yung verse sa amin. Young people. Ibig sabi niyo ba yan, bud? Makita yung Timothy ah. Ito. 1 Timothy 4:12. Let no man despise the youth. Sa Tagalog, huwag niyong hayaan na yung mga matatanda sa inyo. Hoy, bata ka lang. Huwag niyong hayaan ganun. Ang gawin mo, patunayan mo yung sarili mo na kaya mo rin kahit bata ka pa. Amen? So, yung mga, again, yung matatalino naman tsaka yung mga may pakialam sa inyo, may concern sa inyo na adults, hindi rin naman kayo lalaitin to the point na kayo ay ma-encourage, di ba? So, pero kayo, pag talagang may mga nakakasalamuhan, yung mga loko-loko din, huwag niyong hayaan. Sabi niyang, pag sinabing despise, look down. Eh, bata ka lang. Ganun. Huwag niyong hayaan yun. Anong gagawin mo? So, balit, anong gagawin mo? But be thou an example of the believers. Nakita niyo yun? Pag sinabing ikaw yung ehemplo, ikaw yung magaling. Pag sinabing ito ang dapat natin gawin, maaga sa church, kunwari na lang, ganyan yung mga madaling example eh. Yung mga adults late, as yung young people, maaga, ganun ba yun? Madalas o baliktad? Depende nga sa tao. Kahit yung mga anak ko, pinigising ko yan. Yung marami kasing gawain yan, Stephen, talagang siya na yung tagano dito eh. Oh, ito next, ito next, ito next. Ha, ganun yung mga anak ng pastor eh. Bata pa, tinitrain na sila. Ano yung dapat nilang gawin? So, ganun din kayo. So, yung iba hindi mag-respond. Sabi kasi yung iba, maglolo ko. Yung mga ibang mga adults, magtitino. Yung iba, hindi. Pero yung ibang young people, kahit bata pa, makita mo, ba't ito yung masigasig? Kasi pinipili nyo yan, amen? Kaya sinasabi kay ni Paul, kay Timothy, ikaw yung maging example, galingan mo. No? Saan ka maging example? Sa lahat. No? Sabi dyan, in word, maayos ka magsalita, hindi ka madaldal. Pag nagsalita ka, may wisdom. Paano yun? Hindi aralin mo. Amen? In conversation, ganun din. Pag sinabing conversation sa Bible, yan ay manner of life, kung paano ka mamuhay. Pwede na rin sa word, ganun din. Benz, ulit nyo. Mag-iwalay nga kayo. In charity, mag-iwalay kayo. Sinabing charity, uy, ibang tao, walang pakialam sa iba, pero ikaw, mapagmahal ka. Huwag sinabing charity. In spirit, ganun yan, siyempre, sa Bible. In faith, iba, ayaw, hindi natin kaya yan. Kahit bata ka, hindi, kaya natin yan. Diba, ang ganda nung kaninang kwento kay Jonathan, eh, tapang niya. Ang dami nilang napatay na kalabang kasi tapang nila, silang dalawa lang. Sinugod nila. Eh, pag gano'n, may mga matapang minsan, sinabi rin doon, kahit konti, kahit marami kayo, ang Diyos ang nagdi-determine yan. Pag ginusto ng Diyos yan, pwede kayo manalo. Amen? Amen. Natakot yung mga kalaban, hindi yun. Impurity, lalo na, alam nyo ba pinaka, sino bang pinaka-loko-loko? Mga young people o mga adult? Again, depende na naman. May mga adult na loko-loko, pero karamihan actually, madalas, yung mga adult kasi medyo natuto na yan sa buhay, di ba? So, yung mga adult, alam nyo yung gagawin. Kaya mga loko-loko talaga, mga pag sinabing purity, madalas yan ay kinalaman sa alam nyo ba yung purity? Di ba? Yung mga babae yan, lagi natin sinasabi, especially kung ano yung purity ba. So, siyempre, yung chaste. Ibig sabihin, hindi ka nagusot ng maikli, hindi ka malandi. Sa lalaki, ganun din. Hindi ka mahilig sa babae, isa lang, okay lang isa.
Actually, pag behadong bata pa nga kayo, hindi pa nga yan ano sa inyo eh. Pero okay lang pag-pray nyo. Lagi sinasabi siya, pag-pray nyo, planuhin nyo yung pamilya nyo. Okay, pag isa lang, lalaki sa babae, okay yan, pure yan. Amen? So, kaya yung mga bata ngayon, yun, again, pag di naturuan, yan din yung mga malalandi. Okay? Eh, binata ako kahit kanino, ano ko, gahanap ako dyan, namaya, iba na naman. Ganun yung mga bata. Pero sinasabi kay Timothy, ikaw dapat yung ehemplo. So, pwede mong gawin yun at kaya mong gawin yun. Amen? Kahit bata ka. So, saan ba tayo? So, yun, ha? Baka paabuti ko ito ng hapon, mamaya daw tayo marami. Bihira. Pero lamang na kayo. Amen? Sabi niya sa Bible, you will know them by their fruit. So, yung context dito yung mga teacher. Pero pwede nating apply to some extent sa mga tao. Anong sinabi nun? You shall know them by their fruits. Okay? Kasi kinukunik natin sa kanina sa mga bata daw, di ba? Malalaman mo kung pure yung bata sa kanilang ginagawa. So, ganun din dito. Okay? So, pag maayos kang bata, maayos yung ginagawa mo. Saan yung maayos ng mga kabataan? Saan mo nakikita yan? Sa diskuan ba? Sa bar? Saan? Sa kalsada? Gabi na? Nakasa kalsada pa? Ganun ba yung mga matitunong kabataan? Saan mo makikita yung mga matitunong kabataan? Ken? Sa bahay. Pwede rin. Pag oras sa bahay, sa bahay. Pag oras school, school. Pag oras ng church, sa bahay pa rin. Mali, di ba? Wala pa sa church. Okay, so hindi ko napanin yun. So ngayon, mayroon tayong mga advices para sa mga young ones. Tingnan lang natin sa New Testament yung mga sinasabi ng, of course, karamihan dito si Apostle Paul, para sa mga kabataan na matino at dapat magtino. Hindi madaldal. Nakikinig. Okay? Isa-isahin natin, sabi dito, ako lang nagbabasa, sabi dito, 1 Timothy 5:14, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. So medyo, yung mga kababaihan daw, oh, makinig. Alam nyo may mga kababaihan, especially pag ang expected lang sa inyo, sa bahay nga, ganyan, minsan daw ay ang natural, ano yan, tendency ng mga babae, yung ganyan, tismosa. Ganun daw yun, okay? Sana hindi totoo sa inyo, pwede namang hindi totoo sa inyo nga. Pero yun daw ang tendency, okay? Pero pag tinignan mo yung Bible, puro ganun eh. Pag sinabi yung chismosa, madalas yung babae sinasabi, especially yung mga matatanda, okay? So kaya dapat lagi kayong busy. So anong gagawin nyo para kayo maging busy? Sinabi ni Paul, kayo ay pinapayuhan, sabi diyan, mga bata kayo, mag-asawa kayo. Maganda ba yun? O karir muna? Go girl. Ganun yung mga philosophy ngayon, ganun. Career people kayo, career woman. Ayaw mo ng asawa, mag-asawa ka lang ng isa. Kahit huwag mong pakasalan, ganun yan. Tapos na may ilalaan na ako sa yung buhay ko, paglalaanan ko, mayroon isang anak din ang mag-asawa. Loko-loko yung mga yan. Kaya yung parang sinasabi ni Paul, ang advice ko sa inyo, mag-asawa kayo, mag-anak kayo, at siyempre, huwag yung pabayaan. Sabi, guide the house. Dahil yan ang ano talaga sa babae. Ikaw yung unang-unang mag-guide sa mga bata. Kasi ano paano, pasensyoso babae. Okay, again, matutunan nyo yan. Umayos din yung asawa nyo lalaki. Ngayon, mas mahina yung lalaki. O sige, ako na mag-alaga, patay. Okay? Give na, ito masasabi, give na an occasion to the adversary to speak reproachfully. So, pag hindi mo na ito ginawa pala, mga babae, isa sa mga mangyayari sa'yo, may masasabi sa'yo yung kalaban. So, anong gagawin mo na? Yeah, igawin mo na to. Okay? Huwag niyong magpagpataasan sa asawa mong lalaki. Amen? Amen. Meron pa, ito sa mga babae yan. Kanina, ngayon, babae pa rin, Titus 2:4, that they may teach the young women to be sober. So, ito yung sinasabi sa mga nakakatandang babae. Anong dapat nilang gawin? E di turuan niyo yung mga nakakabatang babae. Anong gagawin nila? To be sober, to love their husband, to love their children. So, gusto niyo ba yan, mga babae? Yung bang pangarap nyo sa buhay? Ayoko, gusto ko maging mayaman din. Wala, yung mga asawa ko lalaki, aandering ko. Yun ang gusto ko. Hindi yun ang sinabi sa Bible. Hindi ka rin magiging masaya doon. Amen? Amen? Maganda, pasok.
So, kayo ay, pasok, Elijah. Kita dyan. So, mahalin mo yung asawa mo, mapapabuti ka at yung pamilya mo. Mahalin mo yung anak mo, makukulit yan. Pero pag lumaki yan, may takot sa Diyos, nako. Para kang donya niyan. Ang sarap ng buhay mo, amen? Pag nakapagpalaki ka ng mga anak na maayos. Okay, Titus 2:4. Ganun naman sa mga young men naman. Ano yung gusto ni ng Panginoon? Although, young men likewise exhort to be sober-minded. Ang mga lalaki, ito yung unang naisip ni Paul. Ano dapat, Titus? Ganito ang gawin mo sa mga young men. Pag sinabing sober, yan ay kabaliktaran ng lasing. Okay? At kahit di ka naglalasing, lasing ka naman sa computer, lasing ka naman sa babae, kung ano man yan, di ba? Pangit pa rin. Pag sinabing sober, talagang yung utak mo laging nag-iisip ng maayos. Nag-function ng maayos, sober. Hindi ka, kahit nasa church ka, antok-antok ka. Oh, sino yung nakakalam ko yan? Ha? Daw? Hindi ka sober nun. Kabaliktara ng pagiging sober. Pag-sober, nakikinig ka, unang tanong, pam! Alam mo na. Amen? Yun ang sober. Mga lalaki sinabi yun. Mga bata. So, kaya nyo yan. Kung, again, itrain nyo yung sarili nyo. Ngayon, kayo, ititrain ko kayo, umaten lang kayo, tsatsagayin ko kayo. Ah, so pag ayaw nyo sa church, anong gagawin ko? Alam mo, di ba? Sa 1 Peter 5, sabi dyan, likewise, younger, kung kayo yung mga bata daw, anong gagawin nyo, mga bata? Submit yourselves unto the elder. O sinong bastos dito sa mga matanda? Sana wala. Lagi nyong iisipin, ilang taon na sila nabuhay, ikaw, bago ka pa lang. Hindi, parang mas magaling ako eh. Maging matalino ka, kung gusto mong maging matalino, i-consider mo, marami silang natutunan sa buhay. Kahit pamatanda yan, walang pinag-aralan, may naaral pa rin yan sa buhay. Amen? Kaya at least, ano, especially sa church, yun ba yung matandaan natin dito? Si Daddy, huwag niyong, ano, sina Ma'am, sina Sir, at si Ate Ningning, huwag niyong, ano, konting galang. Amen? Okay. Be clothed with humility. Kasi, for God, this is the proud and give it grace to the humble. So, sinasabi dito, mga bata, yung mga bata daw na hindi sumusunod, hindi nagsasubmit, ibig sabihin ng submit, ibig sabihin pinapailalim yung sarili nyo. Pag hindi kayo pinapailalim yung sarili nyo sa mga matandaan, sinasabi dito, anong tawag ng Diyos sa inyo? Mayabang. At pag kayo daw ay mayabang, kalaban nyo, Diyos. Tingnan na nga natin. Ano nakikita nyo sa English, ha? 1 Peter 5:5. Gusto yung maging kalaban ng Diyos? Gusto yung kalaban ng Diyos? Kaya nyo ba? Sabi, maging humble kayo. Yun lang naman ang gusto ng Diyos. Para matuto kayo unti-unti, di ba? Hindi yung ayabang mo, alam ko lahat yan. Hindi naman. Hindi naman talaga. You know, God resisted the proud. Kalaban mo ang Diyos. Gusto mo yun? Pero, pag ikaw daw ay humble, sabi dyan, give it grace to the humble. So, ang Diyos yan. Pag sinabing give it grace, for example, medyo talaga nagkamali ka. Kahit pa paano, hindi ka naman ganun kayabang. Medyo, ma'am, may ano sa'yo, may konting konsiderasyon, di ba? Gundihan nyo ba yun? Wala pala si na Rachel, oh. Nangyari. Kasi nanay. Okay, 1 John 2:13. Ito yung mga sinasabi sa mga young. Isa-isa lang natin. 1 John... Bago tayo sa points. 1 John, sabi dito, I write unto your fathers because you have known him from the beginning. So see, again, parang tayo ngayon, kompleto tayo, may nanay, may tatay, mga kabataan, di ba? So si John, ganun din. Ang mga Kristiyano kasi pwedeng maging Kristiyano, bata pa lang, matanda na, Kristiyano pa rin. So ano yung mga payo niya? Siyempre sa mga tatay, ayan, bakit niya sinulatan? Kasi kilala niya naman ng Diyos, eh, sinasabi niya eh. Pero sabi niya sa mga young men, because you have overcome the wicked one. Paano ibig sabihin overcome? Pag sinabi overcome, natalo. Pero sa Bible, ang context lagi niyan, kayo yung mga ligtas na. Ama ba? Ligtas ba kayo? Ang tindi niyo, no? Parang yung tinalo yung kalaban. Kasi ang gustong gusto ng Satanas, sa impyerno tayo. E pag naligtas kayo, di na-overcome niyo ang kalaban. Amen? So yan, kaya ang gusto ko sabihin dito, hindi tayo dapat
Ay, bata lang ako eh. Yung para bang wala kayong magagawa sa buhay kasi bata lang kayo, hindi ganun. May consideration, kinakausap din kayo ng Diyos, may expectation din ng Diyos sa inyo. So, gamitin niyo yun or abutin niyo yun. And then, ito, last na lang sa advices. Yung mga advice sa mga bata. Proverbs 20. Proverbs 20. 29. Sabi dito, the glory, maibasa, ready, go. The glory of young men is their strength, and the beauty of old men is their great head. O, sinong mas beautiful? Yung matanda, yung ano, mabata. Matanda, bata. Okay, may kanya-kanya, di ba? So, yung bata, maganda yung kasi meron siyang lakas. Yung matanda, meron siyang talino, dapat. Di ba? So, kaya ngayon, huwag kayong maingin sa matanda. Eh, talagang alam niya na yung gagawin niya, di ba? Minsan, magugulat kayo, itong matanda na to, parang hina na, pero... dami niyang assistant. Dami niyang pera. Nakakita niyo ganun. But ako, bata pa ako, malakas ako, pogi pa ako yung ano, binabastos ako nung sa mall, kunwari. Pero yung matanda, parang, oh, sir, sir, anong kailangan niyo, sir? Mapera pala, no? So, ganun yun eh. Kasi matalino. Ngayon, and doon pa lang, ano bang kaya mo? Itong mga to, kaya nakita ko, mga basketball to eh. Kaya nangihinayang ako, lalo si Brad. Mahilig sa basketball to eh. Kaya pag nakikita namin siya, nautuwa kami sa mga lalaki. Kaya kinakabahan din kami. Kasi mga loko-loko, hindi naman lahat ha. Kaya nakakatakot yan pag nagloko yan eh. Diba? Kaya yung magbibigay ng problema sa church. Ganun din yung babae pala. Pero, ang maganda, pag itong mga lalaki natuto, diba? Na-control nila yung kanilang dapat kontrolin. Yung lakas nila ngayon, mailalaan nila sa tamang bagay. Amen? Amen. Yun ang may pakinabang tayo pare-pareho. Hindi yung lakas mo, ginamit mo yung pogi mo, ginamit mo saan? Ha? Makasira ka? Diba? May mga ganun eh. By the way, may nakikinig ako dito ha. Hindi kayo magkakasundo lahat. Hindi ko naman inaasahan magkakasundo kayo lahat. Diba? Wala namang ganun eh. Pero ang gusto ko lang, at least huwag kayong magtisuran. Amen? Huwag kayong mag-away-away. Kutusan ko kayo dyan eh. Ha? Walang away-away dito. Yan, kilalaanin niya, i-friend niya yan. Sa mga ano, mabait din yan. Sa mga Tagalog hindi. Kaya hindi, nagtsatsaga yan. Kasi talagang okay yan mga yan. Amen? Kaibiganin niya yan. Okay yan. Lalo na sina yung mga anak namin. Yan ang pinaka ano dito, mabait. Sana. Stipin na naman ha. Paano naman. Okay, so yan ang masasabi dito mga bata. Malakas kayo ngayon. May talino ba kayo? Diba? Nag-iipon pa lang kayo. So, yung lakas nyo, gamitin nyo sa tama. Ito, gawin nyo. Paglingkuran nyo yung mga matatanda, in return, anong gagawin nila sa inyo? Tutulungan kayo. Eh, yung mga yan, may, siyempre, sa palagi mo, tutulungan ka kung loko-loka. Eh, lalo pag medyo mahina rin yung matanda, pero may wisdom yan, hindi na nagbibigay sa inyo. Doon na lang sa mga masipag, tama ba? Kaya yun ang ano eh, mga bata, huwag kayong, ay, inuutusan na naman ako. Yun ang, kailangan mo yan eh, para matuto ka. Amen? So, pag hindi ka natutong magtrabaho, kawawa ka din in the future. Okay, so, natapos tayo sa mga advices ng Bible sa mga bata. Okay, yun pala, kompleto na eh. Pero meron tayong points dito sa ating pinaka-topic, kasi ang topic natin, be a wise child. Maging matalino kayo. Anong gagawin nyo? Paano maging matalino? Know the Bible. Be a wise child. Know the Bible. So, ang tanong, bakit tayo dito ay mag-aaral ng Bible? Yan ang points natin. Mayroon tayong tatlo. Pero sa pangatlo, napakarami. Okay, so number one, sa verse 15, balik tayo sa ating text. Verse Timothy 4. 2 Timothy 3, sorry. Sabi dyan, sa verse 15, di tayo mag-focus, pero later yung ibang verse. Sabi dito, that from a child thou was known. So, ganito po si Paul, si Timothy. Ah. So, di ba, balikan ko yung kanyang introduction. Sino ba si Timothy? Si Timothy, medyo special siya kasi
Ayan, tama yun. Yung lola niya, devoted Christian, pati nanay niya. Yung tatay niya, di binanggit. So, maaaring yung tatay niya, either loko-loko or medyo passive. Alam, hindi siya ganong na matapat na lingkod ng Diyos. May mga ganun ba sa church? Maraming ganun. Actually, sa amin, inalagi siya sabi ni Pastor Lito eh. Sabi ni Pastor Lito, yung mga tatay dito. Karamihan dito, yung mga babaeng ano eh. Sabi ni, eh kahit naman sa Bible, ganun din. Pero nga, huwag tayong papayag eh, men. Mga bata, ay, mga lalaki. Huwag tayong papayag. Dapat tayo yung ano. Grabe naman yung gusto mo magkaroon pastora dito. Kahit wala sa Bible ngayon, may mga pastora na kasi wala eh. Hihina nung ibang lalaki. So, ano may gustong sabihin yan? So, inintroduce si Timothy. Later, si Timothy magiging pastor. So, maganda to. So, paano nakilala ni Paul si Timothy? Yan dito yan. Acts 16. Naku, hindi ko nakita. Dali ah. Hindi ko nalagay yung verse. Ala, mali ang aking reference. Dali ah. Acts 16 nga. Ayan, so sabi dyan, then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus. So nabasa natin kanina yung Lystra, di ba? So lugar yan na isa sa mga na pag-mission ni Paul. Pero special dito sa Lystra and Derbe na na-meet na si Timothy. At sino si Timothy? Tingnan nyo dyan, no? The son of a certain woman which is a Jewish. Jewish, ibig sabihin, Hudyo. Pero ang kanyang tatay, Greek. But sabi dito, which was well reported by the brethren. So ibig sabihin ito, si Timothy talaga, uy, si Timothy, ganyan yan. Maayos na bata yan, maayos na Kristiyano yan. Nakita nyo yan? So, hindi pa siya na-meet ni Paul, maayos na yung patato niya. Okay, sino dito ang gusto yung maayos ang patato nyo? Hindi yun. Sino ba si, ano? Yung sa example dito. Unahin lang si Rapi. Sino ba yung Rapi na yan? Si Brad, ay, nako, ano yun? Maingay yun. Hindi maganda, di ba? Unahin lang ba na? Eh, si ano, kilala mo ba si Benz? Naku, napakabait po nun. Lagi maaga sa church. Lagi pa nagbabasa, nagkakabisado ng Bible. Yun ang sinabing magandang patuto, magandang report sa kanya. Ganun daw sa Timothy. Pag sinabing Timothy, talagang matunog. No? Kaya anong ginawa ni Paul sa kanya? Siguro nakita ni Paul, gagamitin to ng Diyos, ng husto, si Timothy. Sayang naman. Ah, kailangan ko lang katulong. Ginawa niya, kinuha niya. Di-disciple niya, minentor niya si Paul. Ayan o. Him would Paul have to go forth with him. Okay? Sinama niya and took and circumcises. Kaso tinuli niya. Kaso ito yung mali ni Paul. Di naman niya kailangan tuliin. Pero, kasi nga, nag-compromise ng konti. Anyway, still, dahil siya yung matinong tao, nakita niyo yun? Di na siya nag-apply ng pabaho. Siya na yung kinuha. Alam niyo ba ganun niya mga bata? Pag ikaw ay magaling na estudyante, makinig. Sinong gusto mong ano dito? Maganda ng ano, buhay sa future. Ikaw, Prince, gusto mong magandang buhay? Ayaw mo? Patay ka. Si Dexter. Siyempre naman, lahat naman eh, Denver. Nag-aaral pa kayo mabuti. Para saan? Ba't kayo nag-aaral mabuti? Anong... O, sino nakakuha ng magandang trabaho? Nang mabuti at talagang marunong, di ba? So, natututo kapag nag-aaral ka. Alam nyo ba, yung iba sobrang galing mag-aaral, hindi na nag-a-apply. Yung dati namin company, ganun, pupunta yun ng university. Sino magaling dito? Oh, dito ka sa amin. Sila yung pinag-uunahan dun. Nakita nyo yun? Hindi yung pipila ka pa. Pwede ba tanggapin? Please, tanggapin nyo na ako. Marunong ako eh. Oh, ito, may quiz. Ay, hindi naman pala eh. Diba? So, ganun din pala sa ministry.
Meron ako naalala sa Mother Church. Okay? Yung mga hindi nakikinig, wala talaga yan eh. Sa Mother Church namin ito, mayabang lang. Polma-polma. Lumapit kay Pastor. Pastor, gusto ko rin mag-pastor. Hindi si Pastor, kumakamot sa ulo. Ang bihira ka. Eh, yung balita ako sa'yo, ganito, ganyan eh. Nakakahiyain ganun, di ba? Gusto mong... Ang hirap mo, nakakahiya na ang mawalan ka ng ano. Kaya nga sinasabi sa mga bata, ngayon pa lang. And then pa lang kay stage, sinasabi, mag-aaral kayo, may chance kayo, pakita niyo yung inyong sarili na kaya niyong gawin yung dapat in-expect sa inyo. Ay, in-expect sa mga bata, sumunod. At least, yan, tumakulit. Okay lang, batang-bata pa yan eh. Ngayon, habang kayo lumalaki, ilang beses na kayo nasabihan, tuloy pa ba kayo doon sa masama? Di ba nakahiya naman yun? Ngayon, sina yung mga anak ko, medyo special yan kasi nga, sila yung lagi ko nakikita eh. Kaya minsan talagang kahit ng mga ibang baso, laging example, anak nila. Medyo bigyan nyo ng konting ano yung mga anak ko, ha? Minong isipin na napakasama dahil napagalitan. Kasi nga, anak ko yan eh. Amen? Pero kayo, pag lagi kayo nasabihan, Rain, ang ingay mo. Mali pa tuloy yung pangalan ko. Flame pala, flame. Mamaya, flame na naman. Mamaya, flame na naman. Hindi ka nagsasawa. Diba? So, sana yung laging sinasabi, binabanggit yung pangalan nyo, itong si kapatid na to, may paglalagyan to. The positive, ha? Kasi, nakikinig. Nandun yung puso niya. Yung sabi sa inyo, nakikinig nga. Parang iba yung utak. Kitang-kita ko yun, alam nyo ba yun? Ganyan-ganyan, ano, alam mo, nako. Ano nga inisip nito? Yung ulam? Ano inisip nito? ML? So, nasa, ano pa lang tayo? 0.1 pa lang tayo dun. So, maging wise ka. Paano ka maging wise? Una, pwede ka maging wise, mga bata. Anong gawin mo? Ha? Tingnan mo si Timothy. Bata pa siya. Siya pa yung sasabihan ni Paul. Ikaw yung halimbawa. Kasi, grabe si Timothy. Matino, maayos, pagkakatiwalaan, siya ay tawag dito, maasahan. Alam niyo yung maasahan na term? Pag sinabi sa'yo, alam niyo, gagawin niyo, maayos. Okay, kaya sabi dyan, and that from a child. So bakit siya yung maasahan? Kasi alam ni Paul, tinuruan siya ng mga nanay niya, lola niya, alam niya na yung Bible. Amen? Alam niyo na ba yung Bible? Hindi ako tinuruan eh. Okay, ngayon humabol ka na ngayon. Kung ngayon ka lang naligtas eh. Diba? Eh, importante yung mga mission, yung ibang lugar, wala nang maayos na church. Bigla nagkaroon ng church na maayos sa San Mateo. Ay, wala akong pakialam. Sayang. Amen? So, huwag niyong sayangin. Dahil katulad itong mga to, Tagalagundi pa to. Kala niyo ba... pakiusapan ko yung mga taga-baybay sa apa para magtino. May mga taga-Lisel dito, may mga taga-Torres. Nagkataon, magkakaroon pa ng taga-QC dito. Wala tayong pinipili. Kayo ang tingnan nyo yung sarili nyo kung kayo ang makakasama dun sa mga sabi natin magtitino. Amen? Reward ng Diyos. Okay, so be wise. Ang mga taong wise, maraming nararating ng mga tamang bagay. Amen? Iba, matalino lang sa pera. Bandang ko eh, sabi ko nga, yung pera nila hindi lang sa lalagay. Sasayangin nila, bibili sila ng napakamahal na sasakyan. Tapos, anong gagawin sa mamahal na sasakyan? Pupunta, di-display mo lang. Bandang ko eh, wala na. Sisira lang, ang mahal ng maintenance. Dinasayang lang yung pera mo. So yan, so start early. Ito yung point number one lang natin, mamaya tayong hapon. Arriba. Amen? Start early. From a child ka pa lang. Bata ka pa. Kailang mag-aaral. Pagtanda ako na, saka mag-aaral ng Bible. Tama ba yun? Ito natin example nila eh. Si Timothy, tinuruan siya. Bata pa siya. Hindi pa ako tinuruan ni mama eh. Pumunta ka sa church. Tuturuan kita. Wala kang lusot. Amen? Ayan, kaya yung gusto ko yung mga bata dito, no? Pinaglalabang ko yung mga bata dito, sabi ni Mrs.
Huwag yung mga bata, huwag na natin munang ano, allow dito, baka tayo mahuli. Ay, kung gusto nilang pumunta, pumunta sila. Amen? Kasi pag nasasana yan sa Bible, sa church settings, sa awitan na maayos, mas maganda yung para sa kanila. Amen? Mas papakinab, mas ma, ano yun, mas makakabuti sa kanila yung dalawang lang. Amen? Ngayon, yung mga kulit, anong gagawin natin? Huwag natin patinin, ganun ba? Kasi iniisip ko na yun eh. Pero nga, minsan, awawa din naman. Eh, gustong pumunta dito eh. Amen? Magkukulit pa ba kayo? Okay, makulit. Yung mga bata, okay lang yan. Kita nyo si Regine, no? Nakikinig. Diba? Wala si Aisel eh. Kasi makulit din yan eh. Ano pa? Mamaya itutuloy nating hapon. Tatlo lang naman to. Number one, ano yung dapat natin matutunan? Ah, bakit tayo nag-aaral ng Bible? Number one, to be wise. Number two, to be saved. Okay? Number three, to be effective in the ministry. Pero yung effective in the ministry, pag-usapan natin yung mahaba yan. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. We pray na bawat isa'y natuto, Panginoon, at least na-encourage. Mag-adapt ng lifestyle, Panginoon, na maayos. Ang lifestyle na nag-aaral yung salita, hindi lang sa personal pagbabasa, hindi sa fellowship, Panginoon, sa inyong salita, sa inyong lingkod, sa inyong pong church, Panginoon, na attend kami dahil dito pinipreach ang salita. We pray na kayo po ay nagabay sa bawat isa. Salamat po sa mga nagpatuloy, sa mga medyo inaalalayan, medyo tulungan nyo rin po sila, Lord Panginoon, na hindi maging huli sa kanilang lahat, na sila po ay mahatak namin sa maayos na landas, Panginoon, na magsumunod sa inyo, Panginoon, ng consistently, para sila po ay magpalaan nyo rin, Panginoon. Kayo po ay humingil po, kayo pong magbasbas din sa aming pagkasalusuluan. Salamat po, Lord, sa mga nagluluto. We pray na sila pinagpalaan nyo din po, Lord. Kaya kumulalati. In Jesus' name we pray. Amen.